Sa interview ni Joey De Leon ay naiyak siya dahil alam niya sa sarili niya na siya ang nakaisip ng word na itbulaga. Sobra siyang nasaktan dahil inangkin ito di umano ng tape. At saka kaya naiyak, yun yung steril. Kasi ako yung nakaisip ng title eh. Opo. Ngayon ko pag-iayabang, pero hindi ako kumigo. Sabi ko, sige. Pero nung tinanong si Bullet kung anong masasabi niya patungkol sa sinabi ni Tito Sen na si Joey De Leon ang nakaisip at nakaimbento ng word na itbulaga, ito ang kanyang naging sagot. Wala. Well, if it may be true, it may be not. 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 Nanindigan ang magkapatid na Jonjon at Bullet Alosos ng Tape Incorporated ang siyang nagmamay-ari ng Itbulaga trademark at hindi raw pwedeng dalhin ng TVJ ang Itbulaga sa TV5. Ang trademark na Itbulaga ay isang matinding isyong inilalaban ng TVJ. Noong gabi ng June 1 at umaga ng June 3, pinabulaanan ni Tito Sen ang giit ng mga Losos patungkol sa rightful owner ng pangalang Itbulaga at ito raw ay hindi pagmamay-ari ng tape kundi ng TVJ. Binanggit din ni Tito Sen na nagsumiti sila ng application ng trademark sa Intellectual Property Office of the Philippines noong February 27, 2023. Pero hindi pa rin nagpatinag ang Alosos Brothers sa mga payag na to ni Tito Sen. Payag ni Jonjon Alosos ay napakasimple lang daw na ang legal stand nila ay meron silang hawak ng mga papeles o dokumento na nagpapatunay na sila ang nagmamay-ari ng Itbulaga for 44 years. At kung totoo daw na sa kanila yun, eh dapat daw nag-claim na sila noon pa. Eh bakit ngayon lang daw nila ginawa? Sabi ni Bullet na kaya nilang magpakita ng records na sa kanila yung IPO. May actual paper sila at original daw ang lahat ng ito. Nakarehistro sa IPO under Tape Incorporated ang word na Itbulaga, yung word na EB at Itbulaga and EB. Ang trademark ng Itbulaga na nakarehistro sa pangalan ng tape ay may expire sa darating na June 14, 2023. Pero nilinaw ni Bullet na nakapag-file na ang tape para sa renewal ng registration ng Itbulaga trademark. Habang si Tony Tuviera ay nirehistro rin ang Itbulaga ng trademark nito lang February 27, 2023. At nagrehistro rin si Joey De Leon noong March 22, 2023 na pare-parehas pa rin pending magpahanggang ngayon. Sa website ng World International Property Organization o WIPO, hindi pa nagre-reflect ang request for renewal ng tape. Pero makikita sa WIPO na ang mga logo na EB at Itbulaga and EB ay nakarehistro sa pangalan ng tape mula pa 2013. Ito ay nasa trademark classes 16, 18, 21 at 25 na may kinalaman sa merchandise items. Nang tanongin si Bullet kung naparehistro rin ng tape ang pangalang Itbulaga sa trademark class 41 na entertainment services, ang sagot ni Bullet ay oo. Ayon kay Bullet, 1991 pa noong unang irehistro sa IPO ang pangalang Itbulaga. Ang malupit pa rito ay hindi lang ang pangalang Itbulaga ang nirehistrong trademark ng tape, kundi maging ang mga segments nito. Isa pang iginigiit ng Alosos Brothers ay ang listahan ng Itbulaga segments na nakapangalan sa tape at nakarehistro sa IPO. Makikita na nakarehistro sa trademark ang mga sikat na Itbulaga segments tulad ng Bawal Judgmental noong 2021, Pinoy Henyo noong 2012 at Kalyeserye noong 2016 na nakapangalan din sa tape. Gayun din ng segments na Problem Solving noong 2016 at One for All for One noong 2013 at 2014. Nakapangalan din sa tape at nakarehistro sa IPO ang sikat na mga karakter sa Kalyeserye tulad ng Aldab na nakarehistro noong 2019, Yayadab noong 2016, Lola Tinidora noong 2016, Lola Tidora noong 2016, Lola Nidora noong 2016, at Frankie Arinoli noong 2016. May mga active pang registered trademarks at meron ding expired na at kailangang i-renew ayon sa Alosos Brothers. Diin ni John, merong mga expired pero sila pa rin daw ang rightful renewal. Dagdag ni Bullet, malaki raw ang pagkakaiba nung nakarehistro na kesa doon sa magre-rehistro pa lang. Ibig sabihin kung magre-rehistro ka pa lang, bago lang yun. Sila magre-renew lang naman daw sila, which means sila raw talaga ang nagsimula nito. Ayon kay Attorney Anthony Peralta, eksperto sa international property rights na merong tinatawag na first to file system,
para malaman kung sino talaga nagmamay-ari ng isang trademark. 10 years ang itinatagal ng trademark registration at wala raw limit para sa renewal basta may proof na ginagamit ang trademark sa komersyo. Nilinaw ng abogado na iba ang trademark sa copyright. Ang copyright ay tumutukoy sa intellectual property para sa literary, artistic, scientific, at scholarly works. Habang ang trademark naman ay marka o visible signs na magpapakita sa publiko kung ano ang origin ng goods or services ng isang brand o entity. Ipinuntupan ni Jonjon Alosos na ang tape ang may kontrata para maere ang noon time show na Itbulaga sa GMA 7. Ever since daw, tape na talaga ang nagpuproduce ng Itbulaga. Halos lahat daw ng kontrata nito mula Channel 2 hanggang Channel 7, tape pa rin. Bukod doon, nilinaw rin ni Bullet na ang block time agreement nito sa GMA Network ay nakakontrata na e-ere ang Itbulaga sa noon time slot ng network hanggang 2014. At maging sa kontrata daw nila ng GMA 7, napakalinaw daw na sinasabi rito na sa kanila talaga ang Itbulaga. Na kinumpirma din naman ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez ang nasabing kontrata. Sa issue kasi ng trademark ownership ay magkaiba ang pananaw ng TVJ at ng tape pagdating sa timeline ng pagkakabuo ng 1979 noon time show. Isa sa mga argumento ni Tito Sen ay noong 1981 pa lang nabuo ang kumpanyang tape gayong umi-ere ng Itbulaga mula pa 1979 at noong 1980 dito nagsara ang production specialist. Ayon kay Tito Sen, inalugi ang kumpanya that time at isang taon daw na hindi sumweldo ang TVJ. Pero pumayag daw silang walang sweldo sa ngalan ng pagmamahal sa programa at pagkakaisa ng mga host. Kaya para kay Tito Sen, hindi raw pwedeng angkinin ng tape ang pangalang Itbulaga na mariin namang kinontra ni Bullet Alosos at sinabi niya na kung sinasabi daw ni Tito Sen na yung production specialist ang nag-umpisa ng Itbulaga, sino raw ba ang nag-produce ng production specialist? Iisang tao lang din naman daw which is yung kanilang ama na si Romeo Alosos Sr. na parehas di yung manumawak ng production specialist at kalaunan ay ng tape. Sabi ni Jonjon, basta daw sila paglalaban daw nilang kanilang karapatan dahil pagdating sa legal, tanging korte lamang daw ang makakapag-decide. Ang law firm na nagre-representa sa mga Alosos ay ang Chongco Xiao Belo Law Offices habang Divina Law naman sa TVJ. Sabi pa ni Bullet na common sense lang daw at tingin niya hindi naman na kinakailangan pa ng abogado para maintindihan ng lahat ng to na sa bawat kumpanya whether na yung creative ang lumika ng idea pero nasa panahon na empleyado siya or binabayaran siya para rito automatically sa kumpanya raw yan. Pero ang argumento naman sa paning ng TVJ, never naman sila nag-empleyado ng tape at wala raw itong kontrata kaya hindi raw pwedeng angkinin ng tape ang Itbulaga. Hinalimbawa pa ni Jonjon ang It's Showtime na programa sa kabilang istasyon. Sabi ni Jonjon na halimbawa daw ang Showtime ilang taon na itong umiere. So ibig sabihin daw ba nun pwede nang i-claim ni Vice Ganda na sa kanya ang It's Showtime? So ganun lang din daw yung idea sa pag-aangkin ng TVJ sa Itbulaga. Ayon kay Tito Sen na si Jenny Ferry na nagpasimuno ng mga sikat na segments ng Itbulaga tulad ng Kalyeserye, Pinoy Henyo, Bawal Judgmental at One for All for One ang siyang nagmamay-ari ng segments na ito at hindi raw ang tape. Nga pala si Jenny Ferry ang Senior Vice President for Creatives and Production ng tape bago ito kumalas sa kumpanya kasama ng TVJ. Gayunpaman, hindi naman nabanggit ni Tito Sen na kasama sa mga inilalabang trademark ng TVJ ang mga segments ng Itbulaga. Kung maalala kanina, nakita natin na halos lahat ng segments ng Itbulaga ay nakarehistro rin ng trademark sa IPO. Well, ayon sa mga Losos Brothers, matagal nang may trademark registration ng mga sikat na segments ng Itbulaga. Sabi pa ni Jonjon, ipinagdidiinan daw na si Jenny Ferry ang may-ari ng mga segments. Yun naman daw talaga ang trabaho niya. Pinapasahod siya sa kumpanya para gawin yun. Kahit nga raw yung mga writers ng isang show, pwede raw ba nilang angkinin na sa kanila yun habang binabayaran sila ng sahod at allowances ng kumpanya? Tsaka kumbaga wala naman daw sa usapan na mayroong co-ownership para sa binubuong segments ng creators ng tape. At kung sakaling meron man, dapat may kontrata ito. Kaso wala naman daw. Nasinang-ayunan din naman ni Bullet na dapat nasa simula pa lang malinaw na sa kanila yun. Banat pa ni Jonjon, bakit daw pilit nilang inaangkin ng isang bagay pero wala naman silang proof o katibayan na nagpapatunay na kanila yun.
Para sa tip, kung ano man ang trabaho ipinunutos ng mga empleyado at talents ng Itbulaga sa loob ng 44 years, napakalinaw daw na pag-aari lahat ito ng kumpanya. Any creative idea within the span of period that's company owned, sabi pa ni Bullet. Kaya nga sa interview ni Joey De Leon ay naiyak talaga siya dahil alam niya sarili niya na siya ang nakaisip ng word na Itbulaga. Pero ganun pa man, hindi naman daw mahalaga ang title kundi ang content nito. At saka kaya naiiyak yung news channel. Kasi ako'y nakaisip ng title eh. Opo. Ngayon ko pag-iayabang. Pero hindi ako kumibo. Sabi ko, sige.